Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Bago ako magbigay ng aking humiliya, pagbati muna ho sa lahat ng mga nanay sa tahanan, sa mga nanonood man at narito ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pakibati naman ng mga nanay sa inyong katabi, sabihin niyong Happy Mother's Day. Mga kapatid, kasabay ng ating pagdiriwa ngayon sa ika-anim na linggo ay ang ating pagunita sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Ito'y pagkilala natin na kung wala ang ating mga magulang ay wala rin tayo dito sa mundong ito. Sapagkat sila ang naging instrumento ng Diyos upang makita natin at malasap natin ang kung ano man ang mga bagay na narito sa mundo ngayon. Kaya sa araw na ito, pagbigyan naman natin ng ating mga nanay. Hayaan nating sila'y mamahinga sa mga asawang narito. Pagbigyan nyo naman ang inyong mga asawa ngayon dahil araw nila. Kayo na muna ang magtrabaho sa inyong bahay. Kayo na muna ang maghugas ng plato. Isang araw lang naman. Ano? Ibigay nyo na ang para sa kanila. Umawi naman kayo sa June. Araw din ninyo iyon. Hindi sila naman ang maglingkod sa inyo. May araw din naman kayo. Hindi pagbigyan natin. Pero sabi ko nga kahapon, ano, nung ako'y nagmimisa, meron hong mag-asawang lumapit sa akin. Sabi nung babae, Father, edi Mother's Day bukas. Ako'y pahinga. Hindi ang asawa kong gagawa. Nasagot ko naman. Sabi ko'y, bakit ang asawa mo ang gagawa? Sabi niya, bakit Father? Hindi ka naman niya nanay eh. Iasawa ka naman niya. Hindi yung nanay niya ang paglilingkuran niya. Yung Mother's Day eh. Sabi ko, paglingkurin mo yung mga anak mo. Pero bukod doon, ano, dahil nga ina ng tahanan ang tinatawag, siyempre kayong mga asawa, dahil siyang ina, kayo muna ay maglingkod ngayong araw na ito. Mga kapatid, ang pagkabuhay ni Jesus. Sa panahon ng pagkabuhay, narinig natin sa ating mabuting balita sa pamamaalam ng Panginoon. Nagsabi siya na magpapadala siya ng patnubay na makakasama natin. Hindi higit o mas mababa kaysa kanya, but it is equal. Mga kapatid, pag nilayan natin ngayon ang tatlong mahalagang bagay sa katangian ng kahalili ng Panginoon sa ating buhay. Napakinig natin kung paanong sinabi ni Jesus na siya'y aakyat na. Pero sa pag-akyat niya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo mangungulila. Magpapadala siya ng kahalili niya para tayo ay gabayan. Unang mahalagang bagay na ipinapakita sa atin ng kahalili ng Diyos ay tulong. Ang ipinadala bilang kahalili ay tulong para sa atin. Kung paanong naging malaking tulong si Jesus sa buhay ng mga alagad at unang Kristiyano,